Alright, so for this vlog, sasagutin ko naman po yung comment na nabasa ko sa ating TikTok account. Yung question ng isang seafarer kung halimbawang na-repatriate siya and then nag-undergo siya ng medical treatment and magpo-4 months na, ano ba yung kailangan niyang gawin? Kailangan na ba niyang humingi ng permanent and total disability benefit or hihintayin pa muna niya yung kanyang doktor makapagbigay ng assessment? Okay, meron kasi akong nakita ang case na similar dun sa question ng isa nating follower. So, meron na itong GR number 227419 na decision na ito noong June 10, 2020. So, itong Seaman ay may kontrata noong September 2012. Siya ay na-hire as team leader ng isang vessel. So, prior to engagement, nag-underwent siya ng PME, okay? Pre-employment medical examination, and then declare siya na fit to work. Ngayon, nung nakasakay na siya sa vessel, nagbuhat siya ng isang bin na maraming lamang food waste and naibagsak niya yun. After that incident, naka-experience siya ng lower back pain na nagraradiate sa kanyang right buttock. Okay? So, pumunta siya sa infirmary, binigyan siya ng pain relievers. However, yung pain nag-extend pa mula sa kanyang right buttock down to his right leg. And hindi na siya halos makatayo. Okay, nahirapan na siyang tumayo. So, noong November 2012, bumalik ulit siya sa infirmary and tinignan siya ng doktor and binigyan siya ng medicines. Okay, pero kahit na mayroong medication, andun pa rin yung pain and lumalala. So, noong December 10, 2012, na-repatriate siya sa Pilipinas for medical treatment. Now, 2 days after ng kanyang repatriation or ng December 12, nag-report siya sa company-designated physician and nag-undergo siya ng MRI scan ng kanyang spine. So, for almost 4 months, nagkaroon ng physical therapy sessions pero walang improvement. Okay? So, noong April 2, 2013, in-advise siya ng doktor na siya ay fit to work na. Pero yung medical director ng kanyang vessel ay dineclare siya na unfit to work para bumalik sa kanyang usual work on board the vessel. So, noong April 11, itong company-designated physician ay nag-issue ng final assessment na binigyan siya ng disability grading na grade 11 dahil sa 1/3 loss of lifting power. And dahil dito, ang offer sa kanya ng agency or ng shipping agency ay $7,000 as disability benefit corresponding to grade 11 disability rating. And na-refuse ito ni seafarer and pumunta siya sa kanyang personal doctor. And itong kanyang personal doctor ay dineclare siya na permanently unfit, okay, to resume his duties as seaman. Now, dahil dito sa medical assessment na to, nag-demand siya ngayon ng total and permanent disability benefits mula sa shipping agency pero hindi siya pinakinggan. So, nag-file siya ng complaint dated May 7, 2013 sa labor arbiter. Ngayon, nagdesisyon itong labor arbiter noong November 2013 in favor of the seaman, pabor kay seaman, okay? So, pinagbabayad niya ng $60,000 itong si shipping agency kasi nire-represent ito yung permanent and total disability benefit. Now, bakit entitled itong si seaman? Dahil, sabi ni labor arbiter, unfit siya to continue working as a seafarer. Okay? And, nagsasuffer siya from a grade 1 disability. So, umapila, napunta sa NLRC. Pagdating sa NLRC, pinanigan yung desisyon ni labor arbiter. Ang sabi ni NLRC, hindi naman yung injury ang binabayaran dito, kundi yung incapacity ni seaman na makapag-work pa dahil sa kanyang impairment. Okay?
So, no less than the POAASEC, ang sabi ng NLRC, recognizes the right of a seaman na mag-seek ng second opinion sa physician or doctor na choice niya. Okay, and finally, sabi pa ng NLRC, in-apply niya dito yung 120-day rule na kapag ka hindi nakapag-perform ng trabaho for 120 days, ibig sabihin, permanently disabled na itong seafarer. So, napunta sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, hindi na-observe yung procedure na nakalagay sa Section 20, Paragraph A, Number 3 ng POEA-SEC, ang sabi ng Court of Appeals. Ano ito? Ito yung referral or appointment ng third doctor para magbigay ng medical assessment. Okay? Kailan nangyayari ito? Kapag ka magkaiba yung assessment ng company-designated physician at saka yung assessment ng physician or doctor na pinili netong si seafarer. In that case, kailangang i-refer sa third doctor. And then yung kanyang medical assessment ang magiging binding sa parties. Okay? Now, sabi ng Court of Appeals, premature. Okay? Yung cause of action. So, kinakailangang i-dismiss. Alright? Premature kasi hindi nga na-refer sa third party doctor. So, sabi pa ng Court of Appeals, nakapagbigay naman ng final disability grading noong April 11 or exactly 120 days itong si company designated physician. Therefore, partial lang yung kanyang disability and entitled lang siya sa partial disability benefits corresponding to grade 11 disability rating. Yun ang sabi ni Court of Appeals. So, umabot sila sa Korte Suprema. Umapila. Ang sabi ng Korte Suprema ay ganito. Yung entitlement ni seafarer sa disability benefit for work-related illness or injury ay governed by labor code, yung implementing rules and regulation, at saka yung POEASEC. Okay. Ano ang nakalagay sa Article 192 ng labor code? Ito yung temporary total disability na more than 120 days ay considered na total and permanent. Okay? However, may exception. Ano yung exception? Nakalagay ito sa Rule 10, Section 2 ng Implementing Rules of Regulation ng Labor Code. Ito yung sickness mo or injury mo ay kinakailangan ng medical attendance beyond 120 days pero hindi lalampas ng 240 days, pupwede. Pupwede pa rin yun. Okay? Pero yung burden of proof para patunayan na kinakailangan i-extend ay syempre sa shipping agency. Sila yung magpapatunay na kinakailangan ng further medical attendance. Okay, beyond 120 days. So, pasok pa rin ito sa temporary disability. Okay? Yun yung exception under the implementing rules and regulations. And nakalagay din ito sa POEASEC under Section 23 na upon sign-off mula sa vessel for medical treatment, entitled na itong si seafarer for sickness allowance. Equivalent sa kanyang basic wage until ma-declare siya na fit to work or yung degree ng kanyang disability ay ma-assess ng company-designated physician pero hindi dapat lalampas ng 120 days. Okay? So, in this case, nagawa naman yun kasi within 3 days from arrival, pumunta siya sa company-designated physician for diagnosis and treatment. Alright? So, i-summarize natin. Itong si company-designated physician dapat mag-issue ng final medical assessment sa disability ni seafarer within 120 days. Okay? Now, kapag ka hindi nakapag-issue ng assessment within 120 days, na walang justifiable reason, yung disability ni seaman ay permanent and total. Okay?
Now, kapag itong si company physician ay hindi nakapagbigay ng assessment sa loob ng 120 days pero may justification, like halimbawa kinakailangan ng medical treatment, so i-extend pa ito ng 240 days. Okay, pwede. Pwede pa yung i-extend ng 240 days. Kasi may sufficient justification to extend the period. Now, kung hindi pa rin nakapagbigay ng assessment itong si company designated physician within 240 days, then yung disability becomes permanent and total regardless kung ano man yung justification niya. Okay, consistent ito sa section 20, paragraph A number 3. So, during the period of 120 days na may medical attention or medical diagnosis or treatment, entitled si seafarer sa basic wage. Okay? Now, under section 32 ng POEA SEC, yung mga injuries or disabilities na classified as grade 1, yun ang kinoconsider na total and permanent. So, lahat na ng disability grading mula 2 to 14 ay classified as partial and permanent. Depende dun sa need for further medical treatment. Okay? Now, kung yung kanyang illness ay or injury, ay hindi siya pinapayagan na makapagtrabaho for 120 or 240 days, as the case may be, considered na siyang totally and permanently disabled. Okay? So, 120 days, kung may sufficient justification, pwedeng i-extend ng 240 days. In this case, na-repatriate si Seaman noong December 10. Okay, nag-report siya noong December 12. And then, nagkaroon ng final assessment noong April 11. At the time na inisyo yung final assessment, 122 days na yung nag-lapse mula noong repatriation ni Seaman. Clearly, ang sabi ng korte, the assessment was beyond the mandated 120-day period. Okay. Nabanggit natin na po pwedeng i-extend, diba, yung 120-day period. But in this case, walang sufficient justification para i-extend yung 120-day to 240 days. In fact, yung ika-120-day period na, diniscontinue na or pinatigil na yung kanyang treatment and binigyan na siya ng partial disability grading. Okay? Yan nga lang, nagkamali sa bilang. Okay. Kasi, binilang nung doktor, mula 120 days mula nung time na nagpakonsulta sa kanya yung seafarer. Pero ang sabi ng under the law, dapat yung counting is 120 days from the time na na-repatriate itong si Seaman. So, sumobra ng dalawang araw. But in this case, ang sabi ng korte, the law has stepped in. Yung kanyang disability has become permanent and total. Okay, so, dahil dito, entitled siya sa disability benefits corresponding to grade 1 disability rating. Okay? So, sana nasagot ko yung query nung sender natin. So, kung tinatanong mo sa akin kung kinakailangan mo na bang mag-file, I would say premature. Okay, baka ma-dismiss lang yan kasi hindi pa nakakapagbigay ng assessment itong si company designated physician or hindi pa lumalampas yung 120 day period. Okay? So, ayun. For your questions, please comment down below and babalikan ko yan or gagawan ko ng vlog kapag nabasa ko. So, thank you for subscribing to my page and my channel and following my Facebook page, Attorney Brondi. Thank you for watching.